Mga ka-teammate, Barangay Ginebra, may pangbuli sa mga taga-tropang giga. So sino ito? And ating kilalanin ang bagong import ng Alaska Aces at atin ring talakayin kung bakit pinalitan ng Aces si Olu Ashaulu na kanilang ang unang import. So yan nga po mga ka-teammate ang ating mga tatalakayin. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Kuya Mike TV, Edwin Duvibar, Richard Doliente, Sandy Aborques, Enrico Ansioco, Archibald Makirang, Antonio Espinelli, and Ramsod Angkako. So simulan nga muna natin rito sa patungkol sa bagong import ng Alaska. So ayon sa report, last minute nagpalit ang Alaska Aces ng import. So ibig sabihin, ito ng bagong import na si Mark Sainport ang magiging kasangga nila sa pagsisimula ng quarterfinals playoff. So pinalitan nga nito si Olu Ashaulu na napabalitang may injury. So sayang si Olu kung tutuusin mga ka-teammate bilang opinion natin rito ah. Kung hindi na injury si Olu, marahil may advantage ang Aces sa NLEX. Dahil ang NLEX medyo bungi nga ang players nito dulot nga ng mga may injuries. Tapos, bago pa ang import nila, sigurado mangangapa pa yan. Tapos sa Aces naman, kung andyan si Olu, magagawa nga nitong madumi na ang ilalim. Dahil sa lakas nga nitong si Olu, pangita na, marami itong pahihirapan rito. So sayang no, pero ganun talaga. So, bago nga pinalitan si Olu Ashaulu, nag-average nga po ito ngayong conference dito sa PBA ng 18.55 points per game, 11.64 rebounds per game, and 3.09 assists per game. At ngayon ngang si Mark Sainport na ang kasalukuyan nga po nilang import na tong Alaska ha, ito na nga po ang bago nilang makakasangga. May taas nga po itong 6'5". Ang estilo ng laro nito ay shooter in outside. So magaling nga ito sa 3. Pero may galaw rin naman ito sa loob. So si Mark Sainport nga po undrafted nga ito sa 2013 NBA draft. Pero may mga napatunayan na rin naman ito. So itong ang manlalarong ito is player rin ito ng Bahamas National Team na nakapaglaro nga noong taong 2019 and 2023 FIBA Americas Qualifiers. So di na nga natin mga ka-teammate may isa-isa pa kung ano nga bang profile pa ng manlalarong ito. Pero abangan nyo kung anong kakayahan ang magagawa or mapapakita nito ngayong makakalaban na nga nila ang koponan ng NLEX sa quarterfinal playoffs. At about naman sa last nating topic, about naman sa kampo ng Barangay Ginebra. So may isa pa ngang bala ang Barangay Ginebra para magawa nga nila ang isa sa taktika ng isang manlalaro nila na noon pa man napansin na nga nating ginagawa na niya. At ito nga ang mag-inis ng makakatunggali or makakalaban niya sa ilalim, lalo na sa ilalim mga teammate. So ito nga ay si Stand, ang 6'8 center ng Barangay Ginebra. So panigurado, isa ang laro nito sa ikalilito ng players ng TNT Tropang Giga. Dahil sa kakaibang estilo ng laro nito, kumbaga, pangbasag nga ng laro ng kalaban. So bilang opinion nga natin rito ah, pansin nyo ba yung taktika nitong si Sistand na madalas maaga pa lang nangungulit na ito o nang bubuli na siya sa ilalim. Kaya naman, kailangan maging mahaba ang pasensya rito ng mga taga TNT Tropang Giga, lalo na nitong import ng TNT na si Aaron Fuller, dahil kung hindi siya magiging mahaba ang pasensya sa manlalarong ito, sira ang laro nila rito. So si Sistand mahusay manginis yan ng kalaban para masira nga nito ang laro ng kalaban. Yun bang mapangasar ba? Kaya naman siguradong matindihang laro ang magaganap sa oras nga po na magtapat na ang Ginebra at TNT rito sa playoffs ngayon ng quarterfinals. So sa magiging labanan nga rito, kailangan matalo ng Ginebra ang TNT ng 2 beses bago sila makapasok sa semis. Pero ang TNT, pag nanalo,
ito sa kanila sa Ginebra, maski isa ha, eh siguradong see you on next conference na para sa Barangay Ginebra. So sa madaling salita, laglag na ang Ginebra at TNT papasok sa semis. Kaya naman, ating aabangan yan mga ka-teammate sa panigurado, mga umaatikabong laban ang matutunghayan natin, lalo na ngayong Miyerkules dahil simula nga po ngayong Miyerkules ang quarterfinals. So sisimulan nga po sa first game ng magtatapatang Aces and Road Warriors. At sa second game naman po, eh magtatapat naman po ang Ginebra and TNT Tropang Giga. So ito nga po muna mga ka-teammate ang ating sports pasada. Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Kuya Mike TV, Edwin Duvibar, Richard Doliente, Sandy Aborques, Enrico Ansioco, Archibald Makirang, Antonio Espinelli, and Ramsod Angkako.